guys! Welcome back to my channel! For today's video, pag-usapan naman po natin kung bakit nga mabawal pa inumin si baby ng tubig below 6 months old or yung stage na 0 to 6 months. Even ako, medyo naguluhan din talaga dito eh. Bakit nga naman dati pwede naman, di ba? Lalo nung mga panahon ng mga parents natin. So ayun, dahil nga maraming mga nanay na katulad ko ang nagtatanong kung bakit nga ba, nag-research din ako at nagbasa-basa. At ang kung ano-ano ang dahilan ko ay dahil ito yung stage na very sensitive pa si baby sa tinatawag na electrolyte imbalance or yung pagbaba ng sodium level sa dugo na pwedeng mag-cause kay baby ng water intoxication or poisoning na maaaring maka-apekto sa brain activity ni baby or magdulot ng pagsusuka, pagkahilo, pag-ihi ng sobra, epileptic seizures, hypothermia o yung pagbaba ng temperatura ng katawan, and worse, pagkamatay. Kaya mahigpit talaga ang pinagbabawal ng WHO o ng World Health Organization at na iba pang sangay ng mga pangkalusugan ang pagkapainom ng tubig sa sanggol na wala pang 6 months or yung stage na 0 to 6 months. Although, water is healthy naman po talaga, kaso ang danger nito sa baby is yung biglang pagbaba or pagbaksak ng potassium or ng sodium level na pwede mag-cause kay baby ng seizure or ng coma and worse nga yung pagkamatay. Kaya napaka-dangerous po talaga. Dahil yung water alone po ay walang potassium, walang sodium, na yun yung sustansya na kailangan ng katawan natin. Kaya nga naalala ko nung nanganak din ako sa hospital, very strict talaga sila doon. And lagi sila nagre-remind na, Mommy, bawal po painom si baby ng tubig. And kapag may nakita po kami, kukonfiscate po namin. At talagang sa paligid pa lang ng kwarto, ang dami na talaga mga reminders na nakapaskit na kung bakit nga ba talaga bawal. And syempre, sabihin natin, baka naman po ma-dehydrate si baby and lalo na kung mainit po ang panahon, hindi pa din po ba pwede? Hindi pa din po. Dahil kung tayo po ay nag-breastfeed, yung breast milk po natin is 80% water na rin po, kaya no need na po ng extra water para kay baby. At kung tayo naman po ay formulated milk, may tamang sukat na rin po ng tubig ang bawat scoop ng pagtitipla ng gatas. Dahil ginawa nila yan at pinag-aralan na hanggat maaari ay close as possible to breast milk na rin, kaya hindi na natin kailangan ng additional water pa. And minsan hihirit pa tayo. Ako personally guilty ako dito dun sa panganay ko. Pero on times baby, diba na parang malapot yung lalamunan or yung tinatawag natin na halak na sasabihin ng parents natin, painumin mo ng tubig kasi baka masyadong malapot yung tindam ng gatas. Actually, hindi naman daw po talaga masama na bigyan natin si baby ng konti. Ang mahirap lang kasi kapag sinabing pwede painumin si baby, sige-sige naman tayo ng painom hanggang sa gawin na natin itong pang-alternate sa gatas o panglibang kay baby, na yun po yung napakadelikado. Kaya mas minabuti na lang po talaga na sabihin na hindi po pwede. At isang bagay pa kung bakit hindi rin maganda na painumin si baby ng water alone ay dahil pwede itong mag-cause sa kanya na malnutrition. Dahil yung mga nutrients na dapat na makukuha niya sa breast milk o formula milk, mapapalitan ng tubig. Lalo na kapag nabusog na si baby sa tubig, hindi na siya makakadede. So kailan nga po ba natin pwedeng painumin si baby ng tubig? Kapag po nag-umpisa ng kumain si baby ng solid food, that's the time na pwede na natin siyang painumin ng tubig. And basta tandaan lang po natin na may tamang oras sa lahat ng bagay. So ayun lang po mga mommies, nawa po ay kahit pa namin na-share ako at natutunan kayo sa pare-pareho nating mga tanong. And disclaimer lang po, I'm not a pediatrician and hindi rin po ako health professional. Isa lang din po akong nanay na katulad nyo na concerned sa health ng ating mga anak. So ayun lang po guys, thank you so much for watching and stay safe sa lahat. God bless. Hugs and kisses na lang sa mga babies nyo.